Hello everyone, this is Mika and welcome to our channel. In today's video, ituturo namin sa inyo ang tamang pagtatanim ng mulberry. Etong mulberry na to ay order na po sa ating Shopee at Lazada store. Kaya sa mga gustong bumili at nakabili na, enjoy watching this video. Ito na po ang ating mulberry. Kapag kayo ay nakabili sa amin ng mulberry, maaari nyo itong ibabad muna sa tubig. Ito ay tatagal ng isang araw hanggang 7 araw sa tubig. Ito at magkakaroon na ito ng mga buds sa gilid. Tutubo po iyon doon. Pagkatapos, maaari na natin itong itanim sa lupa. Ang mulberry, kung mapapansin natin, nagkakaroon na siya ng flower o nung bunga at ng dahon, pero wala pa siyang ugat. Kaya normal lang po yan na maka-encounter kayo ng ganito. So ang gagawin ninyo pag may nakita kayong bunga, ayan, ipipinch natin o ia-abort, tatanggalin natin ito para mag-focus ang cuttings natin sa pag-uugat. Ayan. Sa mga nagtatanong kung kailan ba ito mamumunga ang ating mulberry o tamang mamunga ang ating mulberry ay magbubunga after 1 to 2 years pagkatanim natin ito. Kasi magpo-focus ito sa kanyang roots at sa kanyang mga branches. Ayan. At ito pang tanong ng iba, ano ba ang tamang pagkakatusok? O alin ba ang sa ibaba, alin ba ang sa itaas? So, ito, kung mapapansin nyo, meron itong nodes. Ayan, dyan po lalabas ang kanyang dahon sa mga buds na yan. Nakaturo siya pataas. Tingnan nyo. Ayan, pag ang pagkakatanim natin ay pabalik na ganyan, hindi po ito tutubo. Kasi ang pag-uugatan niya ay nasa dulong bahagi. Ito, pababa po yan. Mali po yan. Dapat ganito ang pagkakatusok sa lupa. Ito ang nasa taas at yung isa ang nasa baba. Maaari din natin itong itanim na nakapahalang na ganito. Basta ito, nakapaturo pataas. Ayan. Ngayon punta naman tayo sa aming taniman upang ipakita namin sa inyo yung mga tanim naming mulberry. So habang naglalakad tayo, bibigyan ko kayo ng mga kaunting kaalaman patungkol sa mulberry. Alam nyo ba na ang mulberry ay merong male and female sa kanyang katawan, kaya hindi na natin kailangan ng mga pollinators. Pero ang mga pollinators ay nakakatulong upang mas lalong gumanda o lumaki o tumamis ang ating mga bunga para mas dumami pa rin ang ating mga bunga. Meron ding mulberry na kung saan ang sakit nito ay may pagkabaog. So sa ibang video, papakita ko sa inyo yung mga baog na mulberries na hindi na sila magkakaroon ng bunga. Puro dahon na lang sila at hindi magkakaroon ng bunga. So andito na po tayo sa aming taniman. Ito yung mulberry natin. Ito yung Illinois. Ito ang dahon ng Illinois. Ito naman yung Taiwan. Ito ang dahon ng Taiwan. Ito Illinois to. Nililinis na po yung order ninyo. So, ayan. Naputol na po. I-deliver ko po. So, ito. Dala ko na ang aking cuttings. Fresh cut. Ito yung ating lupa. Plain soil po yan, ha. Plain soil. Plain. Lupa na yan, yan, yan. Tapos, ito, sasaw-saw natin sa ating puting almonds. Tapos, tutusok. Then, okay.
Oh, papansin nyo ha, ito yung pinagkaiba niyan ha. Ito, nakaturo pataas, so dapat patayo. Pwede nyo ring itanim na paganito. Paganyan. Paganyan. Para ito, gaganon siya. Pero bawal po yung nakaganyan. Hindi yan mabubuhay. Hindi yan mabubuhay nakaganyan. So, ito mabubuhay din to. Ito pa, mabubuhay din to. So, ayan. Tapos, ilagay na natin siya dito. Ayan. Tapos, sila. Ito na yung mga kasama niya. Ito. Pag ganyan may ugat na po siya, puro madahon. Kapag after a week, pagkabili niyo sa amin, pagkatusok doon ito na mangyayari sa kanila. Yan. 3 to 7 days, ganyan na. Tapos mapapansin nyo, meron tayong may bunga na siya. Sign po kasi na ang puno po kasi na pinagkuhaan natin ay matured na. So, ibig sabihin namumunga na. Kaya mamumunga talaga siya. Branches kasi niya namumunga na. So, ang gagawin natin, i-abort po natin to. Tatanggalin po natin to. Ayan. Pag may nakikita kayong ganyan, tatanggalin nyo dapat yung mga bunga niya para mag-focus siya sa roots. Tapos iiwasan po nating magalaw. Ito mangyayari pag nagalaw. Ayan o. Pag nalungkot na siya ng ganyan, nagalaw to. Huwag po itong gagalawin. Bawal po siyang nagagalaw. Ayan. Minsan akala nyo may roots na yung ganyan. Risky pa yan, risky. Huwag na huwag gagalaw. Kaya ang ginukuha natin ay garden soil. Tinan nyo ha. Hindi siya magagalaw. Pero may mga aso kung makukulit kayo, tiyak to o kapalaka. Nahawakan or naggalaw yung iba. Pero yan, out of 100%, meron isa lang na medyo risky. Gagalaw kasi. So, yon. Dahil sa rooting hormones, buhay silang lahat. At I think that they are healthy. Ito pwede na nga i-bente yun. Rooted na yan, pag ganyan nakakapal yung dahon. At saka check nyo yung ano niya. Yung... itong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and share. Maraming salamat po.